Matagal nang inggit si Angeline sa kanyang matalik na kaibigan. Paano naman kasi ay matagal na niyang gusto ang asawa ng babae? Bakit ba kasi ikaw ang nagustuhan ni Christopher? Ano ba ang meron sa'yo na wala sa akin? Inis na sabi ni Angeline sa kanyang sarili. Bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan na lasunin ang kanyang kaibigan. Inutusan nito ang katulong na lagyan ng masamang kemikal ang inumin ni Dahlia. Mamaya, kapag umalis si Dahlia, ay lagyan mo ng lason ang kanyang iniinom na kape. Huwag kang mag-alala dahil babayaran kita ng 100,000 piso at kapag napasa akin si Christopher, ay buwan-buwan kitang bibigyan ng 5,000 piso. Utos ni Angeline sa katulong ng mag-asawa. Maya-maya lamang habang nagkukwentuhan ang magkaibigan, ay inaya ni Angeline na lumabas saglit ang kanyang kaibigan. Dahlia, baka naman pwedeng magpahangin muna tayo sa labas. Kahit mga 3 minuto lamang, malambing na sabi ni Angeline. Nang dahil doon ay agad na kumilos ang katulong upang lagyan ng lason ang iniinom na kape ni Dahlia. Sa kanilang pagbalik ay masayang masaya si Angeline dahil malapit ang mapa sa kanya ang asawa ng kanyang kaibigan. Christopher, si Dahlia, nawalan siya ng malay at bumubula ang kanyang bibig, nagmamadaling sabi ni Angeline. Agad nila itong dinala sa ospital. Ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Sa pag-iimbestiga ay nalason ng babae at 2 lamang ang pwedeng sisihin, si Angeline at ang katulong lamang. Ngunit wala rin namang nangyari dahil wala silang matibay na ebidensya. Talagang sobrang lungkot ni Christopher sa mga oras na yon at hindi nagtagal ay nailibing na si Dahlia. Huwag ka nang malungkot, Christopher. Siguro ay mayroong mabigat na problema si Dahlia. Kaya niya nagawa ang bagay na yun, pakunwaring sabi ni Angeline. Sanggol pa lamang ang kanilang anak, ngunit iniwan na sila ng kanyang asawa. Wala talaga akong maisip na dahilan para gawin niya ang bagay na yun. Pero nangyari na ang lahat. Kailangan ko na lang tanggapin na wala na ang aking asawa, umiiyak na sagot ni Christopher. Lumipas ang 5 buwan ay si Angeline na ang palaging kasama ni Christopher. Pakunwari itong dinadamayan ng babae, ngunit ang gusto lang naman talaga nito ay ang mapa sa kanya ang lalaki. Parang isang asawa ang ginagawa ni Angeline kay Christopher. Ipinagluluto niya ito at higit sa lahat ay tinutulungan sa mga gawaing bahay. Umalis na kasi ang katulong simula nang mabayaran ito ni Angeline kapalit sa iniutos nitong lasunin ang kanyang among babae. Angeline, salamat dahil hindi mo ako iniwan. Sa totoo lang ay parang nahuhulog na ako sa'yo. Hindi naman siguro magagalit si Dahlia dahil ikaw rin naman ang kanyang pinagkakatiwalaan, pag-aamin ni Christopher. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng relasyon ng 2, ngunit sa mga oras na to ay ayaw nang magkaroon ng bagong anak ng lalaki. Ang gusto ni Christopher ay alagaan na lamang ang kanyang anak na sanggol. Ano ba yan? Bakit ba may sagabal pa rin sa aking plano? Ang akala ko ay maayos na ang lahat. Inis na sabi ni Angeline sa kanyang isipan. Sa panahong ito ay nakakapaggapang na ang sanggol. Hindi malaman ni Angeline kung ano ang kanyang gagawin dahil tuwing nakikita niya ang bata ay parabang naiisip niya na buhay pa rin si Dahlia. Isang araw ay pumunta sila sa may tabing dagat upang pagmasdan ang paglubog ng sikat ng araw. Saglit ay bumalik si Christopher sa kanilang bahay dahil may nakalimutan lamang itong isang bagay. Diyan lang kayo ha. Kukunin ko lang ang cellphone ko sa bahay. Babalik din ako kaagad, sabi ni Ramon kay Angeline. Ngunit ang hindi alam ng lalaki ay hawak ng babae ang kanyang telepono. Nang mawala ito sa kanilang paningin, ay agad niyang ipinaan sa dagat ang anak ng lalaki. Palutang-lutang lamang ito at nakapatong sa isang estairo. Agad hinabol ni Angeline si Christopher upang ipaalam na nasa kanyang bag pala ang cellphone ng lalaki. Christopher, mabuti naman at naabutan kita. Nasa bag ko pala ang cellphone mo. Pasensya ka na. Napapakamot na sabi ni Angeline. Ngunit sa kanilang pagbalik ay wala na ang bata. Nasaan ang aking anak? Bakit wala siya dito? Kinakabahang tanong ni Christopher. Kanina lang ay nandito pa siya. Nasaan na kaya siya? Halika at hanapin natin ang bata. Pakunwaring sabi ni Angeline. Lumipas ang magdamag ay lalo silang nahirapan sa paghahanap. Ang naisip na lamang nila ay kinuha ito ng ibang tao o kaya naman
ay nakapagapang at inanod sa karagatan. Inireport nila ito sa kapulisan ngunit sa ikalawang pagkakataon ay wala man lamang silang nakitang ebidensya. Hinanap na rin nila ito sa karagatan ngunit hindi na talaga nila nakita. Halos maguho ang mundo ni Christopher nang dahil sa nangyari. Ang una ay nawalan siya ng asawa ngunit mas masakit pa pala ang susunod na mangyayari dahil ang kanyang anak naman ang kinuha sa kanya. Bakit pa kasi iniwan mo mag-isa ang aking anak? Galit na tanong ni Christopher. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman alam na ganito pala ang mangyayari. Gusto lang naman kasi kitang tawagin upang ipaalam na nasabag ko ang cellphone mo. Umiiyak na sagot ni Angeline. Walang nagawa si Christopher kundi ang patawarin na lamang ang babae. Ilang araw ang lumipas ay patuloy sa paghahanap ang lalaki. Umaasa pa rin ito na makikita niya na ligtas ang kanyang anak. Ngunit isang buwan na ang lumipas ay hindi na niya ito muling nakita pa. Noong araw na mawala ang sanggol ay maswerte naman itong nakita sa dagat ng isang mag-asawang mangingisda. Nagulat na lamang ang dalawa nang makita nila ang isang sanggol na palutang-lutang sa dagat. Ito na kaya ang sagot sa ating panalangin? Tinupad na ng Diyos ang ating hiling. Masayang sabi ni Aling Inday. Matagal na kasi nilang sinusubukan ng kanyang asawa na magkaroon ng anak ngunit mayroon siyang problema sa kanyang kalusugan. Simula noon ay sila na ang nag-aalaga sa bata. Lumipas ang mahabang panahon ay nakalimutan na rin ni Christopher ang pagkawala ng kanyang anak. Nananatili pa rin na isang sikreto ang lahat ng masamang ginawa ni Angeline. Masayang masaya ito dahil napasa kanya na talaga ang lalaking si Christopher na talagang matagal na niyang gustong makasama sa kanyang buhay. Nay, Tay, tumatanda na po kayo, pero patuloy pa rin po kayo sa pangingisda. Nag-aalalang sabi ni Erica. Huwag mo kaming isipin anak. Wala naman kaming alam na ibang hanap buhay at malakas pa naman ang aming katawan. Sagot ni Aling Inday. Pero nakikita ng dalaga na mahina na ang katawan ng kanyang mga magulang. Alam niya rin naman sa kanyang sarili na hindi na talaga siya para makapag-aral sa kolehiyo, kaya nagbabalak na lamang ito na magkaroon ng trabaho. Nay, gusto ko pong magtrabaho sa ibang lugar. Kahit anong trabaho po ay handa kong pasukin para po matulungan ko kayo sa pagkita ng pera. Paalam ni Erica sa kanyang nanay. Nakipagsapalaran si Erica at umalis ito upang pumunta sa malayong lugar. Nag-apply ito bilang isang katulong at maswerte naman itong natanggap. Tamang-tama, kailangan talaga namin ng isang katulong. Mabuti naman at bata ka pa at malakas pa ngayong katawan. Kailangan talaga namin ng aking asawa nang makakatulong dito sa bahay. Masayang sabi ni Christopher. Hindi malaman ng lalaki ang kanyang nararamdaman para bang sobrang lapit ng loob nito sa bago nilang katulong. Maraming salamat po sir at tinanggap niyo po ako sa trabaho. Masayang sagot ni Erica. Sige na, simulan muna ang paglilinis ng bahay. Ayoko ng tamad at ayaw kitang makita na palagi kang nakaupo. Seryosong sabi ni Angeline. Angeline naman, huwag mo naman siyang takutin. Hayaan mo iha, kung napapagod ka na ay pwede ka namang magpahinga. Sumabay ka na rin sa amin sa oras ng pagkain, nakangiting sabi ni Christopher. Lumipas ang isang linggo ay parabang napansin ng babae na malapit ang loob ni Christopher sa dalaga. Talagang inis na inis ito at naiisip ni Angeline na parabang may binabalak agawin ni Erica ang kanyang asawa. Hoy, ikaw, ang bata-bata mo pa. May bala ka bang agawin sa akin, si Christopher? Galit na tanong ni Angeline. Naku ma'am, wala po akong naiisip na ganyan. Lalo na't sobrang laki po ng agot ng aming edad. Parang tatay ko na po si Sir Christopher. Magalang na sagot ng dalaga. Simula din sa araw na yon ay naging malayo ang loob ni Angeline kay Erica. Nang maging busy si Christopher sa trabaho, ay dito nagkaroon ng pagkakataon ng babae na pagmalupitan ang kanilang katulong. Tinatakot niya si Erica na tatanggalin niya ito sa trabaho kung sakaling hindi ito kumain ng pagkain mula sa basurahan. Kung minsan naman ay inutusan ito ang dalaga, nabuhusan ng ihi ang kanyang sarili. Ano? Kailangan mo ba talaga ng pera? O baka naman, may bala ka talagang akitin ng aking asawa? Tanong ni Angeline. Wala po talaga akong iniisip na ganyan. Kailangan ko lang po talaga ng pera upang matulungan ang aking pamilya. Umiiyak na sagot ni Erica.
Sige, tatlong araw kang kakain ng mga tira-tirang pagkain. At isa pa, pag nagsumbong ka sa aking asawa, ay hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ka sa trabaho. Pananakot ni Angeline. Hindi malaman ni Erica kung ano ang kanyang gagawin. Wala naman siyang balak na umalis sa trabaho dahil kailangan niya talagang matulungan ang kanyang pamilya. Hanggang sa isang araw ay napansin ni Angeline ang suot na kwintas ng dalaga. Muling nag-init ang ulo nito at sinabihan si Erica na isa itong magnanakaw. Saan mo naman nakuha ang kwintas na yan? Siguro ay isa ka talagang magnanakaw. Paano naman magkakaroon ng isang gintong kwintas ang katulad mo na isang mahirap lamang? Tanong ni Angeline sa kanilang katulong. Simula bata pa lamang po ako ay ibinigay na po ito sa akin ng aking mga magulang. Hindi po ako isang magnanakaw at sa totoo lang po ay ito po ang aking unang trabaho. Pagdepensa ni Erica, pilit na kinukuha ni Angeline ang kwintas ng babae. Nang dahil doon ay nagpumigla si Erica at nagsimula nang tumulo ang kanyang mga luha. Huwag po, wala naman po akong masamang ginagawa sa inyo. Kung gusto niyo po, ay alis na lamang po ako sa aking trabaho. Umiiyak na sabi ni Erica. Ngunit nagulat na lamang sila nang biglang umuwi si Christopher. Naabutan nito na nagtatalo ang dalawa. Anong nangyayari dito? At bakit ka naman umiiyak, Iha? Gulat na tanong ni Christopher. Sir, aalis na po ako sa trabaho. Pinagmamalupitan po ako ng inyong asawa. Umiiyak na sabi ni Erica. Eh paano naman kasi? May ninakaw siyang gintong kwintas. Ayaw niyang ipakita sa akin dahil baka mahuli ko siya. Paliwanag ni Angeline. Sige Erica, pwede ko bang makita ang kwintas? Alam ko naman kung ano ang aming pag-aari dito sa bahay. May hinahong sabi ni Christopher. Unti-unting iniabot ni Erica ang kanyang kwintas sa kanyang among lalaki. Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Christopher nang makita niya ang bagay na to. Erica, at saan mo naman nakuha ang kwintas na to? Nagmamadaling tanong ni Christopher. Bigay po sa akin yan ng aking nagsilbing mga magulang. Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawang magnakaw. Umiiyak na sabi ni Erica. Ito ang kwintas ni Dalia na ibinigay nila sa kanilang anak noong ito ay sanggol pa lamang. Alam mo ba na yan ang kwintas ng aking nawawalang anak? Sabi ni Christopher. Nang dahil doon ay isinama nito si Erica pa uwi sa kanilang bahay. Kinausap nito ang mga nag-ampon sa dalaga. Aling Inday, ako po ang amo ni Erica. May gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Seryosong tanong ni Ramon. Nang dahil doon ay piniliwanag ng mag-asawa kung saan nila natagpuan ang bata. Palutang-lutang lamang ito at maswerteng nakaligtas. Talagang kinakabahan si Angeline dahil kung ito nga talaga ang anak ni Christopher at Dalia ay hindi mapupunta sa kanyang pamilya ang kayamanan ng lalaki. Maaari ding lumabas ang lahat ng katotohanan. Ngunit hindi sapat na dahilan ang kwintas upang masabi na talagang anak nito si Erica. Nagpa-DNA test ang dalawa at hindi nagtagal ay lumabas ang resulta. Anak niya si Erica at ito talaga ang matagal na niyang hinahanap na anak. Nang dahil doon ay pahiyang-pahiya si Angeline. Nangako si Christopher na bibigyan niya ng tulong ang mag-asawang mangingisda. Nangako rin ito na hindi niya ipagdadamot sa kanila si Erica. Isang araw ay kumalat ang balibalita na buhay ang anak ni Christopher. Nagulat na lamang sila nang makita nila ang dating katulong nang mawala ang kanyang asawa. Mayroon itong malumang karamdaman, ngunit hanggang ngayon ay hindi ito pinapatahimik ng kanyang konsensya. Sir Christopher, gusto po kayong makausap ni Lola, sabi ng apo ng matanda. Nang dahil doon ay lumabas ang mga malamig na pawis sa katawan ni Angeline, sa mga oras na ito ay hindi na talaga malaman ng babae ang kanyang gagawin. Para bang isa-isang nabubunyag ang kanyang mga sikreto at alam niyang hindi siya mapapatawa ni Christopher kung sakaling malaman nito ang isang katotohanan. Christopher, patawarin mo ako sa aking nagawa. Pero ako ang naglagay ng lason sa iniinom na kape ni Dalia. May hinang sabi ng matanda. Ano? At bakit yun naman po nagawa ang bagay na yun? Galit na tanong ni Christopher. Nakita na lamang ni Christopher na itinuro ng matanda ang kanyang pangalawang asawa na si Angeline. Inutusan niya ako na gawin ang bagay na yun. Binayaran niya ako at nang dahil sa pangangailangan
ay sinunod ko ang inuutos niya sa akin. Baka siya rin ang dahilan sa pagkawala ng iyong anak, pag-amin ng matanda. Nang dahil sa galit ay agad na tumawag ng mga pulis si Christopher. Nabigyan pa nito ng isang malakas na sampal si Angeline bago ito mapunta sa kulungan. Pagbabayaran mo ang iyong ginawa, ikaw pala ang dahilan kung bakit nasira ang aking pamilya. Galit na sabi ng lalaki. Pakiusap, mahal na mahal kita Christopher. Nagawa ko lang naman to nang dahil sa pagmamahal. Umiiyak na sagot ni Angeline. Sige, ikulong nyo na ang babaeng yan, sabi ni Christopher sa mga pulis. Lumipas ang 5 araw ay sinabihan ng lalaki ang kanyang anak na kung pwede ay dito na rin tumira ang mga nagsilbi niyang mga magulang. Nangako ito na hindi maghihirap ang mag-asawa at mabubuhay sila ng magkasama. 1 linggo ang lumipas ay pumanaw na rin ang matanda na dati nilang katulong. Bago pa man ito mawala sa mundo ay naamin niya naman ang kanyang pagkakamaling nagawa. Muling naging masaya si Christopher at nalaman nito ang dahilan kung bakit malapit ang loob nito kay Erica. Masaya din naman ang mag-asawa at itnuring nila na isang swerte ang dalaga sa kanilang buhay. Simula noon ay hindi na sila naghirap at naging masaya ang kanilang pamilya. Pumunta sila sa libingan ni Dalia at ipinakilala ni Christopher ang nanay ni Erica. Walang sikreto ang hindi nabubunyag. Huwag tayong gumawa ng masama para lamang mapasa atin ang ating mga kagustuhan. Huwag tayong manira ng ibang pamilya para lamang tayo ay sumaya. Ang lahat ng bagay ay may dahilan at isang araw ay masasagot ang iyong mga katanungan. Ano man ang ginawa mo masama ay may babalik sa iyong karma. Ngunit kapag gumawa ka ng kabutihan ay may darating sa iyo na isang magandang biyaya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya ng Juana Tales. At sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.